Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Sa paglabas ng bagyong Nina sa Philippine Area of Responsibility ay siya namang pagbuti ng panahon dito sa malaking bahagi nitong ating bansa. Ngayong araw, dominante lamang itong northeast monsoon o yung tinatawag din nating hanging amihan. Ito po yung cold and dry air na nagmumula sa mainland China at Siberia na kadalasang nagdadala ng malamig subalit bahagyang maulang panahon. Sa pag-iral nito, partikular na sa hilagang bahagi nitong Luzon, inaasahan natin ang pag-iral ng maulap na kalangitan na may chance ng mga mahihinang pag-ulan dito po sa mga lugar na sakop nitong Ilocos Region, ganun din sa Cordillera hanggang sa may Cagayan Valley. Ito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi nitong Luzon, ganun din sa Visayas at sa Mindanao, inaasahan natin yung pangkalahatang maaliwalas na panahon. Ibig sabihin bahagya hanggang sa maulap, subalit maalinsang ang panahon yung posibleng umiral. Pero sa hapon o kaya naman ay sa gabi, paghandaan pa rin yung chance ng isolated rain showers or thunderstorms. At para naman sa lagay na ating mga karagatan, nananatiling nakataas ang gale warning dito po yan sa mga baybayin na sakop nitong Hilagang Luzon. Kabilang po dyan ang mga sumusunod na probinsya. Kasama itong Batanes, Calayan, Babuyan, Cagayan, Ilocos Norte, maging ang Ilocos Sur, Isabela, La Union at sa Pangasinan. Sa ating po mga nabanggit na baybayin, bawal po ang pagpalaot dahil yan sa maalon hanggang sa napakaalong sitwasyon ng karagatan, lalong-lalo na para sa mga may maliliit na sasakyang pandagat. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko si Manong at Manang. Mga kaibigan at katrabaho. Si Obama at ang barangay Tanod. Tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. Para sa kinabukasan ng ating bayan. Kanina, nalaman natin yung magiging lagay ng panahon. Sa puntong ito, silipin naman natin ano ba yung inaasahang agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi nitong ating bansa. Unahin po natin dito sa Luzon, ang Metro Manila may mararanasang temperaturang between 24 hanggang sa 33 degrees Celsius. Sa bahagi naman itong Baguio, sa pagitan niya ng 15 hanggang sa 24 degrees Celsius. Para naman dito sa bahagi nitong Olongapo o kaya naman dito sa bahagi nitong Tagaytay, ang temperatura ay nasa pagitan ng 21 at posibleng umabot lamang sa 32 degrees Celsius. Para naman sa mga nakasubaybay sa atin, all the way from Visayas, inaasahan natin ang pag-iral nitong pangkalahatang maaliwalas na weather condition. Ang kaakibat na temperatura niyan sa Tacloban, Iloilo, ganun din sa Bacolod at sa Metro Cebu, yan ay nasa pagitan naman ng 25 at posibleng umabot sa 31 degrees Celsius. Para naman sa bahagi nitong Mindanao, inaasahan din nating magpapakita itong siharing araw. Dahil dyan, bahagyang mataas na temperatura yung maaaring umiral sa pagitan po yan ng 24 at maaaring umabot sa 34 degrees Celsius. At bago po tayo magtapos, pabati muna kay Ginoong Israel Fabiosa. Happy, happy birthday po. God bless you and enjoy your day. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa para sa Panahon TV. Ako po si Desserie Dionio. Magandang umaga po sa inyong lahat.